Incomparable Master Lightning King Chun Seol. Welcome na naman po sa isang Mirror video. And today, gagawin po natin tong third scroll from the Incomparable Master Mystery, yung Lightning King Chun. So, bago po ma-unlock tong scroll na to, is kailangan po pala natin gawin yung request dito sa Spiritual Center. Ito, tong Redmond Labyrinth 3F. So, madali lang naman siya. Pagka-accept, pwede nyo siyang i-follow. Gratitude that's stronger than fear. Help return a favor. So, after nyo po itong ma-unlock, after matapos nyo itong Spiritual Center na request na to, is mag-a-unlock na po itong scroll nitong mystery. So, ngayon is nandito po tayo sa Sinner's Shrine, sa Soshon Trading Post. And dito po sa middle, sa south side, is kailangan nating puntahan si Yeo ulit as usual. So, punta ulit tayo rito sa taas nitong bato-bato. Yan, so kung nakikita nyo, yun ang si CEO. And kausapin lang natin siya. And after na magbibigay siya ng next clue dun sa ating mystery. So para po dun sa next clue, is kailangan po nating pumunta sa Phantom Woods. So Phantom Woods is here. And punta po tayo dun sa landmark na energy gathering site. Okay, so punta na tayo dyan. Fast travel. So, dito po, after nito, is kailangan natin umakyat. Okay? So, ikot tayo dito sa may likod. Try natin. Akyatin yon yung ito, tong ano na to. Bato-bato. So, akyat tayo dito sa batong to. And then, oops. So, kung makikita nyo, merong greenish glow doon sa kuweba na yon, guys. Ayun. So, puntahan natin siya. So, yon. So, mong kailangan nating labanan si Chan Siuyo. So, level 79 siya. Okay, tapos po nito is kailangan po nating pumunta sa Phantom Woods. Okay, so kung makikita nyo, meron po ditong indicator ng NPC. And puntahan natin si Yusion. Yan, teleport lang tayo. And then, yan, talk. And then, yon. So, after po nito, ang kakailanganin nyo po is extra ganito. Okay, so Immortal Whitemore CPT's Talisman. So paano po ba ma-avail to? So ginawa po natin to dun sa second scroll. So pakita ko lang po sa inyo ulit saglit. So pupunta tayo sa Spiritual Center kay Yogisik. And magka-craft tayo nung kailangan na scroll para masamon yung nagda-drop. So ito guys, yung kailangan yung i-craft Immortal Whitemore CPT, yan. Kailangan nyo mag-craft nito. So, ito, nadadrop siya on various locations. Fantasia, Phantom Woods, Heaven's Way. So, kung saan-saan. Tapos, ito, drop po siya sa ating mga pagma-magic square. So, after po nun, kailangan po natin ito, magagamit natin siya para mag-summon sa Magic Square 4F. After po nun, kapag meron na po tayo dito sa inventory nitong Immortal Whitemore CPT's Talisman, is kailangan po natin pumunta sa Snake Pit area ulit dito sa Sinner Shire, and then sa resident NPC po eto si Huang Yu. Okay, so fast travel na tayo. Take note, dapat nasa inventory nyo po yung talisman, ah. So talk natin siya. Yon. Okay, so check po natin kung kumuha ba siya ng talisman yon. Kumuha siya ng isa, so apat na lang kung ano yung meron tayo. After po nun, make sure na level 80 kayo. Is kakausapin natin to si Neon. So, nasa tabi-tabi lang niya. So, ang gagawin natin is mag-summon ng Beastly Nefariok. So, paano po ba yon? So, para ma-explain ko po sa inyo, is punta po tayo dito sa Spiritual Center ulit. Ayan, medyo double attention lang po yung kailangan para ma-craft natin yung pang summon dito. So, pumunta po tayo sa Spiritual Center kay Yogisik. And dito po tayo, ito. So,
Una nyo pong kailangan gawin is, eto mag-beastin ni Faryox, okay? So, dito po sa beastin ni Faryox, meron po siyang dinadrop para makapag-craft po tayo nung pang-summon dito sa beastin ni Faryox. So, eto, beastin ni Faryox summoning scroll, magsasummon po tayo dun sa Sorcion Trading Post. And then, yung drop po nitong boss na to is yung pwedeng gamitin para makapag-craft nitong beastin ni Faryox King, etong summoning scroll niya, okay? So, you need this to summon Beastie Nefarious King at the Cryptic Sanctuary. So, ito po yung keyword dito, Cryptic Sanctuary. Saan po ba tayo makakapag-summon ng Cryptic Sanctuary? So, once na na-craft nyo na po to, is kailangan po nyo pumunta dito sa map, Spiritual Center, Heavensway Peak Upper Level, and dun po sa landmark is pwede tayong pumunta dito sa Streamfold. Okay, so ngayon pong nandito na tayo sa may stream fold, kung mapansin nyo. Meron pong tombstone doon, tapos, ayan. So, ang gagawin natin, etong palatandaan na tombstone, punta na lang kayo dito. Tapos, kailangan po kasi natin pumunta dito banda. So, para pumunta doon, ang gagawin ko is gaganon ako. Punta muna ako doon sa rock na yon para hindi mahirap. Then, single jump ulit para umabot. Yan. Tapos, akyat tayo. Akyat lang tayo dito sa tuktok, sa talampas. And kung mapapansin nyo po, from here, from top, merong tatlong bunga. Ay, tatlong dahon. So, ito, ito, ito. So, dito tayo sa may gitna dito. Yan. Okay? So, dito po, pupunta tayo dito sa bush. Yan. So, once na nandito na po tayo sa loob, ito po yung Cryptic Sanctuary na tinatawag. So, dito po tayo pwede mag-summon once meron kayo ng summoning scroll. Okay? So, unfortunately, sa akin kasi na-summon ko na, ayan o, Beastie Nefarious King summoning scroll. Tapos, ang drop po niya is, eto, kailangan magkaroon po kayo ng ganitong drop. Etong Beastie Nefarious King's token, guys. So, yun. So, ito yung drop dito sa summon na to. So, after po nito is pwede na tayo mag-unstuck para makawala dito. After po nun is kailangan po natin bumalik dito sa Phantom Woods and punta po natin kay Yuseon. Yan, punta natin si Yuseon and kausapin po natin siya. So, talk lang natin siya while yung Beastie Nefarious is nasa inventory natin. And yon, meron na tayo nung next scroll. So after po natin kay Yuseon is kailangan po nating pumunta sa Heavensway Peak lower level and dito po sa may dito banda. So teleport na tayo dun sa red boss para makapunta tayo dun sa northwest ng map. Okay, so ito, baba tayo ng konti dito. Shoutouts nga po pala sa lahat ng mga nasa amin na 14. Yan. Dito lang po tayo. Ayan, kung mapapansin nyo may green glow. Yon. So, ito na yung 7 over 7. And yon. That's it for this video, guys. Like if you like this video. And wait, let's see the mystery. What happened? So, Lightning King Chion Seol, Incomparable Master. Claim rewards. Oh, yun. Sayang, ni DS. Kailangan ko na DS. Pero okay na to. And yun, yung pang codex na. Ito. Yes. Ayun. After nun, na-unlock na rin natin yung fourth scroll, which is Supreme Emperor Joeop. So, stay tuned lang. Gagawin natin to. And like if you like this video, guys, and subscribe to our YouTube channel if you haven't subscribed yet. And wait, check muna natin yung ating reward. Ito, yun, pang codex. Sakto, ang dami, oh. Physical, spell, accuracy, ano, maganda. Malapit na. Ito siguro evasion. O, accuracy na lang. Kasi boots lang, oh. Ah, dalawa pa pala to. Ito, isa na lang, oh. Yun, dito tayo sa accuracy. O, dito na lang sa evasion. Accuracy na lang. Yun, guys. So, like if you like this video and subscribe to our YouTube channel if you haven't subscribed yet. And see you on the next mystery scroll ng ating incomparable master. Ingat!